Kapag hindi ka attracted doon sa partner mo, maglilid yan to a lot of incompatibility, lalo na pagdating sa inyong sexual relationship. Hi guys! Welcome back to our channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago pa lang po kayo sa channel na to, pwede po pong bakingin ng isang favor to please consider to subscribe to our YouTube channel. Just click the subscribe button po dyan sa baba. And also, huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-click ang ating notification bell para in case may mga bago tayong video na in-upload ay ma-notify po kaagad kayo ni YouTube. And for today's video, let's talk about sexually incompatible. Paano mo ba masasabi kung yung kasama mo ngayon sa buhay mo, girlfriend mo or asawa mo, ay incompatible pagdating sa kama? May mga paraan tayo na dapat i-consider para malaman natin kung ito ba ay compatible or incompatible sa atin. Some relationship can have almost everything. Perfectly matched, mutual attraction, good communication, well-matched personalities. Pero pagdating sa kama, struggle sila kasi hindi nila alam kung kayo ba ay compatible or incompatible. But let's talk about incompatibility. Number one, no one is bad at sex. First things first, kahit kanino kang sex therapist magtanong, there is no such thing as being bad at sex. Sadyang may mga tao lang talagang uncaring and insensitive dun sa mga pangangailangan ng partner nila. Hindi lang talaga nila ito ibinibigay kasi wala silang pakialam dito. Ang mga problema or mga kakulangan sa pakikipagtalik, lahat naman yan ay fixable and discussable. So, minsan, choice na lang talaga yan nung babae or nung lalaki kung hindi siya mag-perform para sa'yo. Another factors to remember, everyone is different. Dalawang klase lang ang maiinkwentro mo pagdating dyan. Isang boring at isang aggressive pagdating sa kama. Lalo na kung walang masyadong experience or bago pa lang yung partner mo. So, kailangan mo pang i-figure out kung ano ba yung mga bagay na makakapagbigay gana sa taong ito. Ang usually kasi, ang preferences ng isang tao nakadepende yan sa situation na meron kayo. Lalo na pagdating sa moods or paano tumatakbo yung relasyon na meron kayo. At kung paano nyo dinedevelop yung relasyon nyo ngayon. So, lahat tayo ay iba-iba pagdating sa ganito. Another thing, iba-iba tayo ng sex drive. Isa sa dahilan kung bakit maraming couple na hindi tugma ang kanilang compatibility pagdating sa sex because magkaiba ang kanilang sex drives. Pareho nyo ngang gusto pero mababa naman yung libido nung isa, so may malaking impact yan sa inyo. Kapag nakaka-experience yung couples ng kulangan doon sa dinidesire nila, of course, merong negative implication yan sa kanilang sexual and relationship satisfaction. Lalo na kung palagi itong nangyayari at long term na. So, para makombat nyo yung ganitong issue, kailangan nyong mag-compromise kung mali yung partner mo. So, intindihin mo siya. Kung kulang siya pagkadating doon, may mga supplement po para sa libido. Minsan, pag mababa kasi yung libido natin, tayo na lang yung gumagawa nun sa sarili natin. Hindi na natin ini-engage yung sarili natin doon sa kapartner natin. Because, alam nyo na hindi nyo masasatisfy yung partner nyo. Kaya, kayo na lang yung nagsasarili para sa inyong benepisyo. Another factors to remember, communication ay isang susi para ma-overcome ninyo ang inyong incompatibility. Yung pakiramdam mo na sexually mismatch kayo nung partner mo. At some point in a relationship, nangyayari talaga ito sa couple. And the best way para ma-deal nyo ang incompatibility na meron kayo is open dapat ang communication ninyo sa isa't isa. Pwedeng pag-usapan nyo yan ng partner mo or sa tulong ng isang sex therapist dahil alam natin, mas madali nyong masusolusyonan yung mga problema ninyo or kakulangan ng bawat isa kapag bukas ang communication ninyo dahil napag-uusapan ninyo yung mga preferences ng bawat isa at nagagawan ng remedyo yun na aayos dahil na i-discuss nyo
Last one, attraction is necessary. Importanteng attracted ka sa partner mo. Isa sa fatal to a sexual relationship is incompatibility. Isa na dyan nangunguna, yung lack of general attraction. Kapag hindi ka attracted doon sa partner mo, maglilid yan to a lot of incompatibility. Lalo na pagdating sa inyong sexual relationship. Napaka-importante ng spark and excitement sa tuwing gagawin nyo to. Eh, papano kung wala na yung desire niya sa'yo? Wala na yung attraction niya sa'yo? Dito na papasok yung napakaraming bagay na hindi kayo compatible. Lalo na kapag tumatagal na yung relasyon nyo. Dahil nakikilala nyo na nga yung bawat isa, tapos nakikita nyo na wala kayong things in common. Then, maraming bagay na hindi ninyo na ipoprovide na interest nung partner ninyo, dahilan kung bakit nare-reduce na yung overall attraction nyo sa isa't isa. So, alam nyo guys, ang sexual incompatibility, hindi lang naman yan about sex. You have to look at the total relationship to understand what incompatible means sexually. Pero hindi naman ibig sabihin na compatible kayo pagdating sa kamay, eh magtatagal na yung relasyon nyo. Marami pong nakapaloob para magkaroon ng strong foundation ang relationship. Isang malaking parte lang na dapat kayo ay sexually compatible. But if you guys are sexually compatible alone, yun lang ang meron kayo. Tapos hindi naman kayo nagkakaunawaan sa ibang bagay, maraming bagay na nakapaloob sa relasyon, hindi rin magtatagal ang relasyon ninyo. So, key to overcoming incompatibility is communication. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope may naibigay po akong tips sa inyo. At kung nagustuhan niyo po ang video natin, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video po sa mga kaibigang sa tingin niyo matutulungan ng videong ito. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!